Kachisme. Mahirang Capricorn po. Ando, chismis. At chismis po, si Capricorn ay ayaw na mag-renew ng ano, ng kanyang membership dahil binabanatan ko daw siya. Kain po tayo ng pahita. You know what is pahita? Ang pahita po ay Arabic food na may karne sa loob, na may mga ingredients. Pahita, pahita ang tawag. Latest chika, sabi ni Sharon Faustino. Si Sharon Faustino po ay numero unong tismosa sa Pilipinas. Chika na ako yan. Meron akong chismis sa inyo. Hindi pala chismis, totoo nang totoo to. Hindi to chismis. Professional ano ko, chisme. Si Bejo na ano, ang professional chismoso eh. Ako ay professional. Totoong sinasabi ko, legit. Unsay cheka? Ano unsay cheka? Ay, sabi nga nun, bitin daw yung vlog ko kasi meron pong part 2 yun. Yung vlog na pag-uusap ng nanay ni Chamamet, tsaka ako. Ikukwento ko sa inyo isa-isa ha. Alam nyo, nung tumawag kasi si Mami Cookie sa akin, kinakabahan ako, sabi wag akong pupuntahan. Ito yung, isang, nung isang araw pa yon. Tapos yung susunod na video, yung pumunta na ako sa nanay ni Chamamet, ibang araw na yon. So, ang kabilin-bilin sa akin ni Mami Cookie, wag akong pupunta kung hindi ako tatawagan ng Delegada Sociales Jefe. At alam nyo, magugulat kayo kung sino yung jefe na yon. Oh, ang jefe na yon, ang pangalan nyo ay Masuri. Masuri. At kilala nyo, nagsabi, minessage ako ni Mami Cookie. At kilala nyo po, alam nyo po kung sino yung jefe na yon na napakataas sa, napakataas na katungkulan dito sa kanila. Nung jefe po na yon, ay, taan nyo, wala akong pakialam. Kung sino yung happy na yun. Ang happy na yon ay pinsan ng nanay ni Mami Cookie. So, tiyahin nyo ni Mami Cookie yung happy na yon. Nagulat si Mami Cookie at ba't daw nandoon yung happy na yon. Sabi ko, Raul, kanilang maga nakikipag-chismisan si Mami Cookie sa akin. Sabi niya sa akin ay Raul, tiyahin ko yon, sabi niya sa akin. Eh, hindi ko alam. Sabi ko, wala sinasabi si Chamamet sa akin na tiyahin mo yon. Mabait yon. At saka, alam mo talagang edukada. Marunong mag-drive. Tapos, yun yung kakampi natin. Kakampi natin. Actually, eto ha. Eto, sasabihin ko sa inyo. Bakit ba hindi sinabi ni Mama? Hindi ko sinabi na hindi ko asawa si Chamamet. Yung time po na yon, nang pumunta ako na siya, may kinakabahan ako kasi marami ng tao. Sabi lang sa akin, tinawagan ako ng delegada, yung officialist na yon, na sabi niya na, Rool, pumunta ka dito. Sabi niya, kailangan mo pumunta rito. Ayoko talaga pumunta, kaso, di ba sabi ko sa inyo, kapag hindi ako pumunta, kadalasan, nung last time na hindi ako pupunta, ayoko, ang sabi sa akin ay, kapag hindi ka napunta, padadala kita ng papel sa opisina nyo. Siyempre, natatakot ako, kaya pumunta ako. Tapos pa nang pumunta ako doon, lahat ng mga pinag-uusapan nila, hindi ko alam pumapasok sa isip ko. Wala pumapasok sa isip ko. Kinakabahan ako ng time na 'yon. Nakalagay sa akin yung ko sa camera ko, nakaganyan yung camera ko sa dibdib kong ganyan. Tapos, meron pa lang sinabi yung Gusto ko na 'to. Masarap pala yung pahita. Kaso sobrang lami. Ganyan siya kalami, oh. Ganyan siya kalaki. Ayun. Nabanggit pala ng jefe na sabihin mo, if you love your wife, ipagtanggol mo siya. Parang gano'n, no? Parang gano'n yung sabi.
hindi ko na naiintindihan yung time na yun kasi kinakabahan ako. Tapos, nang kahit nang matapos yung video, sinend ko lang kay Michael yun. Tapos, in-edit niya na wala na ako. Hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari after ng video. Basta, nagkuha lang ako ng video. Yun, tapos pagkayari, hindi ko na chine-check yun kasi basta in-upload ni Michael, okay na sa akin. Yun. Tapos ngayon, sabi na, nakinabasa ko sa comment, at sabi nga nung bakit di mo muna sinabi na hindi ka asawa ni Chamame. So, alam po ng hepe na hindi ko asawa si Chamame kasi nung time na napunta ako doon, na pinatawag ako, sinabi ko hindi ko asawa yan si Chamame. So, hindi ko alam kung bakit lumabas sa bibig niya na sinabi niya ay asawa ko doon si Chamame. So, kahit yung mga tao doon ay ang totoo po mga amigo, mga marites, mga chismosa doon sa kila Chamame, ang lahat ang alam nila ay asawa ko si Chamame. So, yun ang pagkakaalam nila, di ba? Kahit dati-dati pa. So, parang napanindigan na lang nila na ganun. Pero si Chamame, inuulit-ulit na sinasabi, hindi ko asawa si Raul, hindi ko asawa. Tumutulong lang sa akin yan. May asawa si Raul sa Pilipinas, may dalawang anak. Ganun. Hindi magsiselos din. Kasi nakasama niya na si Chamame sa Pilipinas. Ang kinakain ko po ay pahita. I don't know kung alam niyo kung ano yung pahita. Pero may mga spices siya, may karne sa loob. Tapos may mga ni mayonnaise. Para siyang shawarma na yung... Pero yung isa nasa loob niya malinamnam eh. Hindi ko alam kung ano tawag, kung ano, kung alam niyo. Mama May TV, magulat ka kasi ako rin. Kasi clear na sa hepe na hindi ko asawa si Chamame. Dahil nagpunta ko doon, nagulat. Ayan, thank you so much Ronnie Anuevo. Yung padala ng 37 pesos. Thank you so much. Hindi ko talaga, wala akong idea bakit na sinabi na asawa ko si Chamame. Kaya ang daming nagagalit sa akin, ba't daw hindi ko malalang daw ikinlir yun. Nung time na yun, wala na ako, hindi ko na alam ang nangyayari. Kasi, nakita ko si Chamame, umiiyak na. Noong time bago pa ako pumunta ron, nakaluhod na ron si Chamame, humihinan ka. Sabi nga, kaya nagagalit si Mami Cookie. Actually, may ibang video dyan after nito. Kasi talagang alam na alam ni Mami Cookie yung mga pangyayari. Kaya sa totoo lang, si Mami Cookie yung talagang nagpapatunay na wala akong intensyong masama sa mga tao doon sa Ikuku. Oo, ang dami nanonood sa 1,500 na agad-agad. Gwapong-gwapo. Kasi sana may hindi akong kumain na. Tapos sabi nyo noon, pero Raul, ano basis ng galit ni Marta? Ikukwento ko sa inyo yan. Ano ang dahilan ng galit ni Marta? Bukas nyo mapapanood yun. So last day na may stress po kayo. After noon, wala na. After noon, yung bukas na stress ay mapapanood nyo kung ano na yung nangyari kay Marta. So ang dahilan ng... Actually, bukas pa to kwento. Pero karugtong po ito ng video nung ngayon. Yung video ngayon, may karugtong pa yon, may part 2 yon. Yun yung hindi nyo alam. So, ikukwento ko sa inyo. Ganito. Hayaan nyo na, maikwento ko ngayon sa inyo para alam nyo agad. Ang totoo nun, ang dahilan kung bakit ang galit ni Chamame ay... Di ba lang nabanggit ko sa inyo is about sa tinuturoan si Chamame na mangkulam. Tinuturoan si Chamame na mangkulam o gumamit ng black magic pero ayaw ni Chamame, hindi maatim ng puso niya. Ngayon, bukod doon, marami pa. Nagsanga-sanga na yung mga galit ni Marta sa kanya. Pero yung pinaka ano pa talaga, yung gusto ni... Si Chamame ang nagsuplong. Si Chamame nagsuplong sa kanyang kapatid na siya yung kapatid niya pumatay doon sa may tatay niya. So yun. So ang gusto ng nanay ni Chamame, bawiin lahat ng mga sinabi para maging okay sila. Pero ayaw ni Chamame ng ganun. Hindi po pwede. So bakit may media? Oo. Bakit mayroong media? Yung media po kasi, yun yung ang pagkakaalam ko po, ang sabi ni Tia Cesa ay ni Marta, bawiin daw sa media
na hindi si yung kapatid niya ang pumatay sa tatay niya para makalaya. Siyempre hindi gagawin ni Chimami yun. Pag ginawa ni Chimami yun, siya makukulong kasi sasabihin na nagsisinungaling siya. So salamat sa iyo, Birdie Paterno. Tom, so, magalit salita, ang kinagagalit niya, isa pa, yung ayaw humingi ng tawad ni Chimami sa media. Yung pagtawad ni Chimami sa media ay patunay na siya ay nagsisinungaling kapag humingi siya ng tawad sa nanay niya at sabihin na lahat ng mga sinabi mo dati ay bago, sabi, ano yun mo. Rhea Las Pereira, salamat sa iyong blessing. At saka kay Valerie Gasmin. Tapos na yan actually, mga kababayan ko. Tapos na yung kwento sa serye niya. Yung napapanood niyo po ay late na. So right now, masaya na po ang lahat. Masaya na po ang lahat at abangan niyo po. Aabangan niyo na lang yung bukas at saka sa makalawa, Friday, Saturday, yung ano ang mangyayari sa nanay ni Chimami. And then bukas, ma-i-explain kung bakit. Bakit hindi nakipagbate, Meldaga. Hindi nakipagbate yung nanay ni Chimami sa kanya. Bukas malalaman nyo lahat yun. So, salamat sa halos 2,000 nanonood ngayong araw. May mga kasunduan ba na naganap? Meron. Tama, ang galing ni Sienna Marie, oh. May kasunduan pa naganap. Siyempre, meron. May kasunduan na naganap. At ang sabi, diba, ang sabi ng nanin ni Chimami, hindi tayo magkakaayos. Patatawarin kita. Sabi ni nanin Chimami, patatawarin kita sa salita ko ngayon kasi maraming tao. Pero sa puso ko, after nito, hindi pa rin kita pinapatawad. Ang ganun. Tapos alam mo ba sabi ng hepe? Makinig kayo ako, nakalma na ako eh nung sabi ganun ng hepe. Sabi niya, bumubulong sa akin yung hepe, sabi niya. Welcome, Mek, ganyan kayo. Nung, yung sabing gano'n, nung pinipilit, pinagagalitan ng pare, at saka yung mataas na official, yung nanay ni Chimami, sabi gano'n ng, pare, huwag kang papasok sa simbahan, hindi ka namin tatanggapin sa simbahan, gano'n. Tapos sabi gano'n, anong klase kang nanay? Sabi gano'n, yung anak mo lumuhod na sa'yo, wala ka pa rin. Tapos sabi ng isang official, bago kasi ako nakapag-video, itinatimingan ko muna, baka mamaya nakatingin eh. May daga eh. Tapos sabi ng hepe, ano, patatawarin mo ba si yung anak mo o hindi? Sabi ng nanay niya, mami, hindi ko papatawarin niya. Sabi niya hanggang ganun, yun lang naman ang gusto ko. Ang magsalita sa media at sabihin niya lahat ng mga sinabi niya before. Lahat ang sinabi niya before ay sabihin niya, hindi totoo, yun lang naman ang sa akin, after nung patatawarin lang kita. E di sabi ganun ng, sabi ng hepe, sabi, bumubulong sa akin, ba't eka ba, babawiin ni Chimami yung mga sinabi niya, malamang eka, di nakulong si Chimami, sabi ganun. Sabi niya, isa pang tanong, sabi ganun ng hepe, ano, patatawarin pa ba, hindi? Hindi nga, ba't bang ka ang kulit-kulit niyo, sabi ng nanay Marta. Tapos sabi ganun ni lahat ng hepe, lahat ng matataas sa posisyon, wala na pala tayo dapat pag-usapan dito, magsi-uwi na tayo, sabi ganun. Wala tayong mapapala sa nanay ni Chimami, alaga, uwi na tayo. Nag-aya na magsi-uwi, tapos ayun naman nangyari. Di tayo, si Chimami, umiiyak, umangal nga. Tapos yung mga tao, kanya-kanyang tayo. Sabi niya, alam tayo mapapala sa nanay ni Chimami, magsilaysa tayo. Magsasayang lang tayo ng laway dito. Di pagka-alis ng nanay ni, pag-alis namin, din lumalakad yung hepe. Ngayon, Raul, kailangan ko ng psychiatrist, sabi niya ganoon. Kailangan natin mapatikman yung nanay ni Chimami, sabi niya ganoon. Tapos sabi ko, hepe, alam niyo, lumuda si Chimami, ayaw pa rin. Ano pa gusto niya, sabi niya ganoon. Tapos sabi niya ganoon, natatawa ako, sabi ng isang tanong, sabi niya ganoon ng hepe, Marta, patatawarin mo ba yung anak mo or hindi? Nung sinabing hindi, nagtayuan lahat. Tapos sabi niya noon, alis na tayo. Sabi niya, wala tayong mapapala dito. Gagabihin lang tayo. Sabi niya ganun. Tawa ako ng tawa. Natatawa na ako ng time na yun kasi galing mo talaga magtulit. Sabi niya ganun. Diba? In character ako nito. Hindi ko naubos pagkain ko. In character pa ako nito. Hindi yung tulit sa toong nangyari yun. Maganda lang talaga yung pinakita natin ito to. Tapos
Actually, yung video na yon ngayon, hindi ko alam talaga, hindi ko naintindihan na sinabi pala ng Hepe na ipagtanggol mo yung asawa mo, sabi ganun. Hindi ko na yun. Sa sobrang kabak, kinakabahan ako eh. Kumalma lang ako nung nagsasalita ako. Yung lahat ng mga sinabi ko, nasabi ko na dito ako para ano, pero may natatandaan ako, hindi ko alam kung na-video ko yun eh. Hindi ko pa na-check yung video ngayon, hindi ko pa na-check. Pero sinabi ko, ako ay concerned ako sa pamilya na to. Hindi ko alam kung may nasabi ako na hindi ako asawa ni Chamami. Pero kasi alam naman ng mga tao doon na na-clear na namin sa mga tao doon na wala naman kami talagang relasyon ni Chamami. O alam nila, kasi nakauwi ng Pilipinas nung alam nila na may mga video si Chamami na kasama sila Lenlen, sila Kylie, sila Kia. May kinukwento pa nga ni Chamami. Kaya lang nakapagtataka ako dahil yun talaga ang pagkakaakala nila. Siguro, ito ang explanation sa akin yan eh. Kapag daw ang isang Pilipino ay tumulong sa isang Binyana, ang motibo daw ay merong gusto itong lalaki. Ganun po yun. So, natatandaan yung si Tia M, Tia Marie, Sol, doon. Ang hindi nyo po alam mga amigo, nung time na kinontak ko siya, merong pagkakataon po na akala niya po ako ay may gusto sa kanya. So, meron ng time na sabi ko, Marisol, magbaon ka ng damit, ganun. Tapos, meron tayong pupuntahan, sabi ko ganun. So, akala niya, meron na akong gusto sa kanya. Kaya, kinlear ko after nun. Sabi ko, Marisol, wala akong gusto sa iyo, sabi ko gusto ko lang tumulong sa iyo, sabi ko sa kanya ganoon. Kung makikipagrelasyon, hindi ako makikipagrelasyon sa iyo, sabi ko sa kanya ganoon. Tapos ayun, na-clear na naman sa kanya after noon, basta ipaliwanag yun lang sa kanila. Kasi once na ikaw ay nagbigay ng tulong sa isang ginya na matik yun, alam nila na gusto niyang na makipagrelasyon. Tapos nung sabi ko magbaon ng damit, ang suot pa niya suot niya yung pang-tulog ganoon. So sabi ko, Marisol, hindi ko, ayoko nang ganyan, sabi ko sa kanya. Pagtulong ang kailangan ko, hindi pakikipagrelasyon. So, ganoon sila dito. So kahit si Chamami, nung nagpunta ko kila Chamami, akala nila nung unang punta ko, ay okay pa. Tapos ng mga susunod, nagadala na ako ng pagkain, ganoon, akala, nililigaw na. So, yun ang pagkakaala ng kapitbahay nila. Kaya ang tawag nila, tumuhir. Sabi niya, isa tumuhir. Sabi niya, kahit yung mga ibang mga kapitbahay ni Chamami. Sabi mo na mo, may sariling sabi ko nasabi mo po na may sarili ka pamilya at sariling problema. O nasabi ko naman pala bandal. Nasabi ko naman ba, ano siya sabi nila na hindi naman daw ako kumibo. O nasabi ko naman pala na may sarili akong pamilya. So ibig sabihin clear, hindi ko na kasi natatandaan yung mga sinabi ng mga tao doon kasi lalo na yung nagsasalita na ni Chamami kaya nagkaroon ako ng ano na voice over. Sabi ni Sienna Marie, ibig sabihin nakasabay-bay si Martha sa vlog mo. Hindi nila. Walang nanonood ng vlog kung hindi po si Mami Cookie, si Jerry, si Jerry at saka yung iba na mga ganyan na nasa Espanya, yun, yung mga nagme-message sa akin. So, wala po. Ay nako, sabi ni Macy Pans, kapag ka umabot ang 3,000 ng viewers mo, sasayaw ko. Ay nako, ayoko sumayaw. Sa ganitong itsura ko na to. Baka bigla ako, nasa Pilipinas na lang. tapos sabi nga noon, may sarili kang pamilya at may sarili ka din kayong problema kaya ayaw mo madidagan ng problema nila. Yun pala sabi ni Arlina Peralta Malinaw naman pala, hindi mahilig sa internet. Alam mo Lin Alnin, hindi mahilig sila sa internet. Ang wala silang kapasidad na kumuha ng internet o magkaroon ng mga cellphone o gadgets kasi mahal. Alam niyo po, yung niloload ko, ikukwento ko po sa inyo ha, yung niloload ko every month ay umaabot ng 15,000 pesos o mga ganun, or mga more or less mga 15,000 pesos. Load lang yun na sa akin.
Ganun po kalakas yung internet lalo na pag nagla-live. Ganun po. Eh pagka yung may internet na magpapakabit ka sa bahay, mahal. Hindi kakayanin ng mga pamilya dito. Kaya ang nangyayari, nagpupunta po sila sa para sa atin merong lugar na merong internet. Ganun. Malaking internet tapos mabagal pa. Tama ka, Bandal. Ibibili na lang ng rice. Hindi na internet. Ang buhay po rito ay parang buhay po nung 1990, ganun, 1988, ganun. Same na same po ng buhay natin sa Pilipinas nung 1980, ganun. Ang dami na nanonood, 3,000, wala pasok sa Pilipinas eh. Bukas din po wala kaming pasok. Pero don't worry. Sabi ko sa inyo, tapos na po yung ano, tapos na po yung problema ng TSL sa lahat, tranquilo na. Hanggang bukas na lang yun. After noon, okay na. Kailangan lang din ipalabas yung para alam nyo yung nangyayari sa amin dito. At at least may patunay. Sabi nga ni Mami Cookie, Raul, tama lang yung ginagawa mong pagkapalabas na yan kasi open naman ang pamilya ni Mami at si Mami mismo may gusto. Wala siyang tinatago sa atin. And then sabi ni Mami Cookie, pag tinignan nila lahat yung mga videos mo, ang sasabihin ay napakabuti mong tao kasi ang dami mo natutulungan. Yun ang sabi ni Mami Cookie. Kaya huwag kang matatakot. Sabi niya ganun. Stress na stress lang si Mami Cookie kaya ano, sa nanay ni Chamame. Kasi alam niyo po, ang nanay ni Chamame at saka yung... Narabihin ko. Nanay ni Chamame at saka yung mga kamag-anak ni Mami Cookie, the same. Kung ano yung mga naranasan ni Mami Cookie before, na same po ng naranasan ni Chamami. Parehas na parehas po sila ng buhay. Pinagkaiba lang po si Mami Cookie ay nasa Espanya. Pero yung buhay ay same na same po. Ano? 1970s pala. Hindi pala 1980s, bagkus 1970s. O baka nga 1970s. Hindi, pinanganak ako 1984 eh. Noong 1984, wala pa din naman telepono, di ba? O 1984 akong pinanganak eh. So, yung buhay nila, wala pa naman ano nung pinanganak ako ah. 1984 siguro. Hindi naman 1970, sobra naman yun. Mm-mm. 1940, ano ma? Bakit ang alam nila, Kuya Roel, na asawa ka ni Chama, may ilang beses binanggit sa video? Alam nila, kasi nga, tumutulong ako kay Chamame. Yun yung ina-explain ko sa inyo. Kapag ka, ang isang tao dito, tinutulungan mo, alam nila, asawa, ganun. Pangalawang asawa, may ganun. Pangalawang asawa, ganun sila. Wala silang pakialam. Kumbaga, natetake nila na kahit may asawa ka, pakipag-relasyon pa rin ako sa'yo. Ganun sa kanila. Ganun to ang bansa na to. Pero, sabi ko nga, may nag-message sa akin. Alam mo, ang dami nag-message sa akin. Sabi, Ruel, ba't di mo sinabi na? Puro yung nag-message sa akin. Ruel, bakit di mo sinabi na hindi mo asawa si Chimami? Ang dami nag-message sa akin kayo ng umaga. Hanggang ngayon, meron. Raul, anong reason ng pagpatay? Sabi ni Prin Becky Eternity. Ang reason ng pagpatay is para makamkam lahat ng yaman ng tatay ni Chimami. Yun ang reason. May paupahan ng tatay ni Chimame, tapos mayroong maraming paupahan ng tatay ni Chimame, mayroong kotse. Yun. Yun ang totoo. Parang ang sabi ko nga, hindi lang teresere, ilang mukhang teresere yung buhay ni Chimame, talagang totoong nangyari. Yun nga eh. Kaya kung ano yung nakita niyo sa lahat, yun ang totoo. Ano pa ba? Ayan, nanonood si Waki Kiray. Salamat sa iyo, Waki Kiray. Isa ka rin ano, Marites. Waki Kiray, alam ko magbubukas ka ng resort sa Pilipinas. Alam mo, i-invite mo kami ni Chimami. Kailan ba yan? magbubukas na siya ng resort si Waki Kiray. Sana invite niya kami ni Chimami. Kahit isang beses lang. Makipag-anan tayo, collab. Minessage ko na rin si Sir Paul, hindi naman ako nire-reply. Baka busy lang siya.
Si Kuya Tekram, di rin naman din nagre-reply. So, hayaan niya, kanya-kanya na lang tayo. Ayun. Mabait si ano, Waki Kirain. Napaka down to earth pagkausap niyo. May pagka etchosero pero mabait. Ayun, may pagka mabait. Oh, mabait siya, komedyante. Oo nga eh, alam mo si Sir Rapi Tulpo, dapat pumunta dito sa Equatorial Guinea para masusolusyonan lahat ng problema sa mga taong gumagawa ng mga issue. Taas siguro ng views nun, ano, pag si Rapi Tulpo. So, pag-uwi niya ba, may papara, ipapatulpo niya si, ano, babatulpo niya si Maaling Marta. Oh, hindi ako nagbasa ng, ano, hindi ako masyado nagbasa ng comment niya kasi nilubayan ko na agad kayo sa akin eh. Gusto niyo akong saktan eh, no? Galit na galit kayo sa akin nung galit na galit kayo sa akin lahat. Hindi ko alam, hindi ko na alam. Mamaya che-check ko yung video. Gusto ko mamit sila, no? Pero si ano, gusto mamit si Waki Giray tsaka si Negi. Kung okay sila maging kaibig. Face to face, ano? Si Aling Onga, mag face to face. Si Aling Marta, tsaka si Chimami. Ewan ko sino man nanalo. Balibagin ni Aling Marta ng ano? Balibagin ni Chimami ng yuka si Aling Marta. Ayaw mo akong patawarin. Ayan, balibagin. Tapos si Aling ano naman? Si Aling Marta naman. Ayaw mo akong patawarin. Ito, Castel para sa'yo. Pak, ganun. Mga ganun na eksena eh, no? Paano umatin ang meet and greet? Paano umatin ang meet and greet? Pag-uwi ng Pilipinas po. Salamat sa iyo, Lenny, Lenny sa nag-share siya ng blessing eh. Ano pa? Kumusta? Halos nawala na. Kanina, tatlong libo na yata nanonood eh. Message daw ako sa asawa ni Uya, ni Tekram. Ang buhay ni Chamay parang MMK. Naku, matindi pa nga sa MMK yung buhay ni Chamay. Kulang na lang eh. Iba pala, ganun pala ang ano nila. No? Kala ko nga, dati hindi man nangyayari sa toong buhay ito. Kala ko sa pelikula lang. Actually, pwedeng itong, pwedeng MMK yung buhay ni Chamame, no? Tapos ang gaganap sa, kay Chamame, sino ba? Si Wilma Dacent? Batang kaya po ang buhay ni Chamame. So, ayun po mga kababayan. Yun lamang po ang video natin for today. Salamat sa halos 3,000 nanood ngayong araw at bukas po abangan nyo. Abangan nyo bukas yung pagtatapos ng hiringang Marta at Tiamami. Sabi ko after noon ay malalaman nyo, abangan nyo kung ano yung mangyayari sa nanay ni Tiamami. So, hindi masaya, ngunit yun siguro talaga yung kakahinatnan niya sa ginawa niya. So, abangan nyo po yun after, ano, after bukas. Bukas, sa Makalawa. Makalawa niyo malalaman yun. Ano ang nangyari sa nanay ni Chamami. So, after noon, okay na. Kami ay mag-prepare na pag-uwi sa Pilipinas. Ganun po mga kababayan ko at salamat po sa panonood. Ang daming nanood halos sa 3,000. At God bless po. Thank you so much. At eto, thank you rin sa iyo, Amy De Ramos. Thank you so much. Aneline Charmaine at si Maricel Pascual. Thank you so much. Aga G. At sa lahat ng nanonood ngayon, Rico Blanco, Abong. At salamat sa walang sawa niyong support. At bukas po muli, si Poco daw ang gaganap bilang Chamami. Tama-tama. Poco nga. Salamat po mga amigo at God bless. Ingat po lahat.